Di, kabayo pa. What's up, guys? Hello, mga kaplantitas and plantitos all over the Philippines at saan mang panig ng mundo. Ngayong napadpad kayo sa channel ko, alam kong plant lover din kayong katulad ko. So, for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano ako nagpo-propagate ng aking golden pothos at kung paano ko sila i-care. Guys, meron ako ditong nakahanging ito. Ito, guys. Ginawa ko ito ni tinanim ko sa wait lang. Sa mga pinagtanggalan ng tubig. Yan, ganito. Tignan nyo. Ito, apat. Ito. Guys, ang golden pothos ay hanging plants. Pero po pwede rin nyo silang patubuin na papaakyat. Ah, ito. Ito, apat. Tapos, meron ako ditong lalagyan ng baso. Dito ko inilagay. Ito. Ito, guys, lalagyan ito ng baso. Ah. Tapos, since apat, kaya apat din silang ilalagay ko dito. Yan. Habibi, huwag kumalukot. Yan. Ito, lagay ko na dito. O, pupwede na silang hanging plants. O, diba? O. O, para-paraan lang yan, guys. Para map. Kapag-create kayo ng paglalagyan nyo ng inyong mga halaman. O, diba? Ang ganda. Yan. Tapos, ito. Nilagyan ko ng kawad. Tapos, nilagyan ko ng yung kawitan doon. Para kung saan nyo gustong isabit. Sabit nyo lang. Yan. Okay. Tapos, ito, guys. Tuturo ko muna sa inyo kung paano ko sila pinaparami. Kung paano ako nagpaparami ng aking mga golden pothos. Ito, guys, tingnan nyo, may sa bawat tangkay may pag-uumpisahan na sila ng ugat. Ayan na. O pwede nyo sila dyan putulin. Itong ganito, ito, ito, mag-uugat yan dyan sa may dahon. Yan, kaya yan po pwede nyo nang putulin dito, dito, guys. Yan. Tapos, ito. Ganyan. Ito. Bawat isang stem, may pag-uumpisahan na siya ng ugat. Ito. Pwede nyo ilagay ito sa tubig. Didire-diretso na yan, mag-ugat. Bawat isang pinutol ko na yan, magiging isa siyang puno. Ito, ito, guys, ganun din. Kapag may mga ganito na, yan po, pwede nyo na siyang, kung gusto niyo silang paramihin, pwede nyo na yan putulin dyan. Sa mga nagpaparami ng golden pothos, mahal din ito. Ang isang pot, minsan mabibili mo siya ng 50 pesos kung wala sa pot. Pero kung may maganda kayong paso, mas napapamahal pa yung inyong halaman. Dito sa amin sa probinsya, pag mabait ka, makakarami ka ng halaman sa pakikipag-swap ng mga halaman. Dito sa amin, pag minsan may dumaan, nakita yung aking mga halaman at binati, maganda. Nang hingi, okay lang naman sa akin kasi ganun din naman ako sa kanila. Pag minsan napadaan ako sa kanila, binibigyan din ako ng halaman at minsan surprise pa, dinadalhan nila ako dito sa amin. So, ito. Yan, marami na akong naputol. Ilalagay ko lang ito sa isang lalagyan na may tubig at dire-diretso yung tutubo at magkakaroon siya ng sprout. Katulad guys, dito sample ko na kahapon may bumisita sa akin dito, nagbisita ng aking mga halaman, binigyan na ako ng rubber tree. Ayan, guys, 'di ba mahal ito?
isang haba ang binigay niya sa akin. So, mahaba, ginawa ko ay pinutol-putol ko para sila ay umugat. Paugatin ko muna bago ko sila itanim sa pot. Ayan guys, so. Pinutol ko. Total, meron naman siyang pausbong na suya. Ayan o. Tapos ito din. Pinagtatlo ko yung isang sanga. Tapos pauugatin ko. Ito guys. Di ba mahal ang rubber tree? So, I'm lucky na binigyan ako at nagkaroon ako nito ng libre lang. Sinamahan pa ng dragon tail guys ito. Yung may butas-butas, alam mo, dati, di ko to gusto. Si tinan mo naman oh, wasak-wasak yung dahon. Hanggang sa nakakita ako na nakapost na ang mahal pala nito. Isang ganito, 60 pesos. Ito pa lang guys ah, stick pa lang yon. Wala pa sa paso. Ay grabe. Ayun, paparami na rin ako nito. Malay mo, dito ako yung maman, di ba? Ito may mga ugat. Ganun din sa dragon tail guys. Merong mga ugat-ugat dito. O pwede nyo rin yan. Pag gusto nyo silang paramihin, pwede nyo din putulin dito. Mag-uumpisa din yan ng panibagong puno. And ganun din sa golden photos ang pagpaparami nito. And pwede nyo rin naman ganito diretso ng ano yun, tataas na siya. Yan, lalagyan nyo lang yung, na lang siya ng stick. Pero ito, gagawin ko. Paramihin ko ito, putol-putolin ko parang sa golden photos. Guys, pag ganito na yung inyong golden photos, medyo malago na. Inyo, oh, malago na. Actually, kasi ang golden photos, hanging plants, pero gusto ko siya makyat. Kaya gagawin natin, gagawin ko, wa ako na, ito, stick. Ito guys, stick. Lalagyan ko siya ng bunot. Tapos ito, irarap ko siya sa stick. Yan. Yan, putulin natin dyan. Yan. Tapos, sa bandang itaas din. Ganun din. Guys. Para dito kakapit yung ugat na aking golden photos. Madali lang paramihin ang golden photos guys kasi mabuhayin lang ito. Ang pagkikare lang sa kanila, wag mong ilalagay sa direct sunlight. Kasi masusunog yung kanilang mga dahon. Kaya nilalagay ko sa bright shaded area. Doon lang sa nakakanlungan guys. Para hindi masunog yung dahon ng inyong golden photos. Alam nyo guys, ang golden photos, marami niya yan sa ano, sa gubat. Nakaakyat sa puno, pero diba sa gubat, hindi naman masyadong na arawan, pero ang gaganda ng mga halaman doon ng mga nakaakyat tulad ng orchids. Yan. Kaya orchids hindi rin po pwede sa direct sunlight kasi nga mas gusto nila yung nasa ilalim sila ng puno para may maakyatan ang ating golden photos. Madaling paramihin, so ibig sabihin mabilis pagkaperahan, di ba? Pag nakapagparami kayo, tapos benta nyo na lang kahit tigya P50 ang isang puno, diba? Pera na. Pang kabuhayan. Wala ang pinili kong pantali kasi ang gandang tingnan. Parang ano, Pasko. Ayan.
depende na lang sa inyo guys kung pangbenta ang gagawin nyo. Digandahan nyo na lang ang pagkakagawa nyo ng stick ninyo. Ito namang mga halaman ko, ipang sarili ko lang ito. Ito ay aking libangan. Stress reliever. Yan. Ang mga halaman ko bago ako matulog. Binibisibisita ko paggising ko sa umaga. Habang nagkakape, tinitingnan ko ang aking mga halaman. Kung mayroon na ang mga bulaklak. Ah, diba guys? Maganda. Ribbon. Ah, tapos, pag ganyan, okay na ang stick ninyo. Tusok nyo lang. Ganun lang yun. Diba, Molly? Yan. Bukod sa aking mga plants, ito rin ang aking stress reliever. Ang aking mga cute na dugi. Ayan. Itusok nyo lang sa gitna. Tapos, pag naitusok na, hindi tusok na. Ganun. Pag nakatusok na, hindi tusok na. That's it. Ayan. O, diba? Alam nyo, guys, dito sa province, nung bata pa ako, pag ang isang bahay, mayroong bulaklak, mayroon daw dalaga. Di, pero ngayon, pag ang isang bahay, ay mayroong bulaklak, ay mayroong pera. Alam nyo yun? Pag maraming bulaklak, maraming pera, kasi, ngayon, naluloka na ang mga tao sa paghahalaman. Di pala. Ibaga. Tingin ka sa Facebook. Ang dami kayang nakapost ng mga puro mga plantitos, plantitas. Kahit lalaki. Aminin. Ibaga. Kahit lalaki, nagtatanim na. Lalaki talaga. Lalaki kaya yun? Itaas natin ang mga nakalaylay. Yan. Kaya guys, alam mo noong una-una, usap pa noong harana. Oo, noong teenager pa ako, usap ang harana. Ngayon wala nang harana, guys. Hindi nyo na alam 'yon. Ang nakakaalam noon yung mga kaedad ko. Mga binata pag dumaan sa harap ng bahay at nakakita ng mga bulaklak, sa gabi, makakarinig ka na ng taginting ng gitara. Alam nila may dalaga doon kasi yung mga dalaga ang nagtatanim ng mga bulaklak. Oo, totoo yan guys. Promise. Tanong nyo pa sa mga ate nyo at sa mga nanay nyo na mga kaedad ko. Ayan na guys, ganda oh. Di baga. Pero ngayon, pag nakita kayo ng bahay na maraming bulaklak, aba, negosyante yun. Kasi po, ang bulaklak ngayon ay napakamamahal. Kung meron kang mga plant collection, ibig sabihin, may puhunan ka. Hindi ka tulad nung una na hihingi-hingi mo lang yan. Ngayon hindi, nako. Mapapabarangay ka pag bigla ka na lang pumitas ng mga pantanim. Kinabukasan nasa barangay ka, pinabarangay ka na ng may-ari ng halaman. Promise, totoo yan. Bilis-bilis lang naman ang parami ng halaman. Ano po? Ayan. Oo. Oh. Ibaga. Ito pa. Itaas din natin itong isang nakalaylay. Basta nakalaylay na, itaas. Huwag nyo hayaang nakalaylay. Ganun. Mga nanay. Paglaylay na, huwag nyo pabayaang nakalaylay. Itaas nyo. Yan. Ah, dibaga. Ayan. Ang ganda, diba? Sa pag-alaga ng golden pothos, huwag niyong masyadong lunurin sa tubig.
check mo nyo lang kung medyo basa-basa pa yung lupa. Pag basa-basa pa yung lupa, huwag nyo na masyadong diligan. At baka naman ay malunod. Masama ang sobra. Promise. Lahat ng sobra masama. Ayan guys, malapit na matapos. Pero huwag nyo akong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit nyo na rin ang aking bell button para notified kayo sa lahat ng mga aking i-upload pang mga videos. Guys, promise, lahat ng alam ko sa pag-aalaman at lahat ng alam ko paano sila alagaan, isi-share ko sa inyo para naman kung anong alam ko, malaman nyo rin yung mga naghahalaman diyan, lalo yung mga nagbi-business ng halaman. Edi, madali tayo magkapera, diba ga? Ay, ayan na guys. Promise. Lahat ng alam ko kung paano ko paramihin ang aking halaman, isi-share ko din sa inyo. Paano ko sila alagaan. Oh, ayan na guys. Tingnan nyo, ang ganda-ganda oh. Ayan. Ganda. Diba? Ang ganda. Ganda ba? Ayan. Ayan lang guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like. Subscribe na rin kayo sa aking channel. At ang aking bell button, huwag kalimutan. Bye! Bye guys! Salamat! Panunood! Ang aking si Molly. Oh, i-like nyo na rin si Molly ko.